Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Huli sa akto ang 5 fixers ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang district office sa Novaliches, Quezon City. Mismong si LTO Assistant Secretary Jose Arturo Tugade, kasama ang Executive Director nitong si Giovanni Lopez, ang nakahuli sa mga fixer matapos magpanggap na aplikante sa naturang tanggapan. Ayon kay Tugade, nag-disguise siya bilang aplikante katuwang ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kasunod ng sumbong sa talamak na lagayan sa nasabing LTO branch. Ang 5 ay kakasuhan ng paglabag sa Anti-Red Tape Act of 2007. Pinilit lang umano ang 3 kataong inaresto sa raid sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na idiin si Congressman Arnolfo Teves Jr. May kinalaman ito sa mga baril at pampasabog na nahukay sa compound ng Sugar Milling Company sa bayan ng Santa Catalina. Ayon sa abogado ng 3 na si Attorney Michael Mela, maghahain sila ng reklamo sa Commission on Human Rights o CHR hinggil sa issue. Ang 3 ay kinabibilangan ng dating pulis na si Nigel Electona kasama sina Jason Tintin at Jonilo Mayagua Jr. na pinresure di umano ng pulis para idiin sa kaso ang mambabatas. Kaugnay nito, nanindigan si dating Governor Pride Henry Teves na hindi nila pag-aari ang mga baril at pampasabog na natagpuan sa compound ng isang sugar company sa Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Tiniyak pa nito ang kahandaan nilang makipagtulungan sa otoridad kaugnay ng investigasyon sa kaso. Kinansela ang lahat ng schedules ni Pope Francis matapos isugod sa ospital ang Santo Papa. Ayon kay Vatican spokesman Matteo Bruni, kinailangang dalhin sa pagamutan ng 86-year-old na Papa para isailalim sa medical checkups. Pero ayon sa ulat ng Italian media, sakay ang Santo Papa ng isang ambulansya nang dalhin sa Gemelli Hospital dahil sa respiratory at cardiac problems. Sa mga dinadaluhan niyang okasyon sa mga nakaraang araw, idinadaing ng Santo Papa ang pananakit ng kanyang tuhod kaya makikita siyang gumagamit na ng wheelchair. Huli siyang nakita sa lingguhang pagharap niya sa tao sa Vatican at masayang kumakaway habang sakay ng Pope Mobile. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.